Ayun ba, may sound na ba tayo? Yung palakpak ba, rinig? Ayan. Thank you, Lord. Hindi ko agad nabasa. Ayan. Thank you, Lord. Konting ano, mayroon konting ano. Hindi masyadong nakasaksak. Ayan, salamat sa Diyos. Good evening. Ayan, kaya pala tahimik eh. Sister Lola, good evening. Sister Ria, lahat ang kapatid mo sa China. Salamat sa Panginoon. Sister Faustino de la Cruz, Sister Mila, Brother Henry Miguel, Recipar, God bless you. Ayan, si Paolo kasi hindi agad sinabi. Early bird pa naman si Paolo. Joke lang, joke lang. Ayan, thank you Lord. Ayan, binabati natin si Opal Ramirez, Cheska, Celine Rovilio, Sister Winnie, Brother Jonard, Sister Lorna Abinida, good evening. Brother Hughes, ayan, Sister Maricel, Mami Ading, thank you Lord. Okay, salamat sa Diyos. Although, nag-pray naman ako kahit di nyo narinig, alam ko nag-pray kayo, di ba? Sinakita nyo ako nakapikit eh. Melody Padjo, Joy Padjo, good evening sa inyo family, Brother Johnny. Thank you, Lord. Mami Beng, good evening sa inyo. Daddy Steve Reynolds, God bless. Sister Myla Hernandez, God bless. God bless. Okay, thank you, Lord. Awitin natin, salita. Ayan. Pakicomment naman, mga kapatid, yung ating lyrics para makasabay tayo lahat. Thank you, Lord. Brother Adan Limeta, good evening sa iyo. Sister Michelle, praise the Lord. Ninang Soylo, ayan, nasan ba kayong... sa karagatan. Alright. Nina Ellen, good evening, Sister Luz Lazatin. Paki-share, paki-like, paki-tag mga loved ones natin. Gawin na natin ngayon. Share, right, post. And post yan. Patricia Arca, good evening sa inyo. Veronica Calzado, Mami Bell, Kuya Yuma, good evening sa iyo. Salamat sa Diyos. Ayan, binabati natin si Sister Vivian David. Ayan. Si Sister Tina Canamarde, congratulations. Les, Nanay Salve, maugandang gabi po sa inyo dyan, Tita Nida and Tito Reni. Ayan, Brother KR Montoya, praise the Lord, Sister Mira and Hannah, Arlene Vinson, mga kapatid, magpuri tayo sa Panginoon. OPM, salita. Ayan, thank you Lord. Tara at magpuri sa Diyos. Walang hanggan, tapat ang salita ng Panginoon. Woohoo! Sa kanyang hininga, ang kalangit ay nalikha. Araw, buwan at mga bituin ay sa pamamagitan niya. The power of His word. Mga puro mo'y kalakasan, walang kamalian, nagbibigay karunungan sa sayak na isipan. Hindi mapigilan ito, apoy sa puso ko. Mga utos mo'y makatwiran
sa puso'y kagalakan. Ang tuntunin mo'y dalisay, iwanag sa isipan. Pagalingan sa salita ng Diyos, sa pagsugo ng iyong salita, kagalingan ang nalaman sa lahat ng maniniwala, kaligtasan ng bunga. Hindi mapigilan ito, apoy sa puso ko, nakakulong sa pinuto, nag-aalan sa pangalan mo. Wala noon hanggang ngayon, mananatili ka, hindi magbabago, hindi magbabago. Tinikas ng ating Bible study sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon Jesucristo, nagapi lahat ng pwersa ng kadiliman. Yung salita na yun ang lumikha ng langit at lupa. Kaya pagtiwalaan natin ang salita ng Diyos. Tapat ang nangako. Hindi tayo mabibig. Ayan, salamat sa Diyos! Ito rin ang Panginoon sa pag-join mo sa ating praise and worship. You are blessed joining us as we sing that song, Pamagat Niyang Salita. Papapakinggan niya sa ating YouTube channel at marami pang mga bagong awitin doon sa ating Jesus Comfy Cavite na channel sa YouTube. Kaya mag-subscribe, mag-like at mag-follow para lagi updated sa ating mga bagong awit. At syempre, yung mga sermon replays natin nandun din sa YouTube. Thank you. Kung kakapasok mo pa lang, welcome and good evening sa iyo dito sa OPM Online Prayer Meeting. Welcome na welcome tayo lahat. Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roban ng Jesus Comfy Church. Kung first time mo, paki-type new blessing, paki-shoutout din at paki-comment para mabati yung mga kapatid mo. Good evening sa iyo, Sister Vilma Mandapat. God bless you, Sister Cyril Domingo. Happy birthday sa iyo, kapatid. Binabati natin mga kapatid natin sa Japan, Mami Kylie Jenner, Sister Ethel, Sister Tess, Sister Ibeng, Mickey Austral, God bless you. Ayan, welcome and good evening kay Ruth Inonog, si Joshua Custodio, God bless you kapatid.
Si Jesly Tangtang. Praise the Lord, Sister Maya, Brother Herman, sa inyong family. Ayan, ganun din. Kasama natin tonight si Ma'am Ruth Royo. Binabati natin. Maraming salamat sa buhay niyo. Tita Jade and Tito Joel, mga kapatid natin sa Canada. Brother Twinisys Josel, God bless you, Kuya TG. Sister Joy Pulencio, Sister D. Johans, thank you Lord for joining us tonight. Daddy Steve Reynolds, praise God. Ate Rica Del and Kuya Stenrick. Okay, comfy break muna. Comfy break muna tayo. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, purihin ng Diyos ang ating comfy break question sa ating Bible Quiz Bee. Matatagpuan niya sa Facebook page natin, kaya mag-like and follow kayo para lagi kayo updated. At kapag lagi kayong sumasagot doon weekly, pwede po kayong manalo ng paulit-ulit dahil sa ating mga, sa comfy break, no? Ng load or GCash, pwede din yan. Ang question dito, what did Moses' mother use to make the basket in which she placed baby Moses? So kasi nga po, gustong papatay lahat ng mga bata na lalaki sa panahon nila, di ba? Kasi galit yung hari. Talagang yung mga Hebreo kasi dumadami. Yung mga Hudyo, kaya ayaw nang dumami. Papatay ng mga lalaki. So yung nanay ni Moises na nag-alaga, habang hinaalagaan niya, hindi niya nila maitago kasi malakas na yung iyak. So para hindi mamatay, gumawa siya ng basket. Saan gawa daw yung basket? Saan daw, anong material? Ayan. Sabi sa Exodus chapter 2 verse 3, when she could no longer hide him, she took a basket of papyrus reeds. Ayan. Ito po yung alam niyo yung mga walis tambo natin. Yung dulo, yung hawakan. Ayan, yung medyo makapal na kulay yelo. Parang ganun yung ginamit niya. Na, sabi rito, and coated it with tar and pitch, put the child inside and laid it in the reeds by the bank of the Nile River. Ayan. Kaya, ang ginamit doon, ang tamang sagot ay reeds. Pinapakita dito na ang Diyos ay gumagawa ng paraan para iligtas ang kanyang mga anak, no? Kaya ngayon, pag binasa mo Exodus chapter 2 verse 3, makikita mo kung paano iniligtas ng Panginoong si baby Moses. Kaya, that's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, purihin ng Diyos at thank you Lord sa mga sumagot at syempre sa mga kasama natin live. God bless you at binabati natin si Sister Neri Bantugon. Ayan, praise the Lord. Yes, hello sa iyo, Kuya KR Montoya. God bless you. Binabati din natin si Sister Nenita Moran, si Brother Willie and Gina Ocampo, Nanay Sileng. Good evening sa inyo dyan. Sister Josepha de Ocampo. Praise the Lord. Sister Cheryl and Brother Randy Resurrection, purihin ang Panginoon sa inyong buhay, ha? Tuloy-tuloy sa gawain. Ayan, binabati natin mga kapatid natin sa Chicago. Ayan, Brother Ronel and Sister Kay Napoles, ang ating J. Coffee Grease, Pastor Bong, Pastora Josephine. Ayan, si Sister Charito Mapalo, purihin ang Panginoon sa inyong buhay. Sister Ching Gonzalez, Sister Carmen Marasigan, thank you Lord. Okay, sa new blessing natin, si Brother Yuri Santonia. Good evening, sir. Ayan, tuwa na tayo ng Bible. Salamat sa Diyos. Binabati rin natin si Sister Luz Teresa Salgado. Si Mami Luz. Thank you, Luz, sa buhay mo, Mami Luz. Ayan, kuha tayo ng Bible. Pusa natin sa Proverbs 18 verse 21. Sa Tagalog, Kawikaan. As we continue our series, Love in Action. Ayan. Purihin ang Panginoon, Maricel Manzan. Welcome sa OPM, Maricel. Sa
Salamat sa Panginoon at habang binubuksan mo Bible mo, nagpapasalamat tayo sa ating mga kapatid sa ating digital evangelism. Na-share nyo na ba ang video natin? Gamitin natin yung Facebook natin, social media para mabahagi ang salita ng Panginoon. Merong button dyan, nakalagay share. I-click mo yung share na yon. Pero kailangan nandito ka sa live chat. Okay, share, tapos right post, ipopost mo na. Makikita na yun sa wall mo, o pwede itag mo, i-mention mo yung mga mahal mo sa buhay. Diba, Sister Rose Mary Paggio and Mary Mel Casimiro Rebella. Ayan, excited na rin kami, ilang araw na lang, diba? Thank you Lord, at darating na, at tayo magkikita-kita sa darating na Feb 27, 2022, alas 9:30 ng umaga po ang simula ng ating physical gathering. Praise and worship, encouragement of giving, at syempre, nandun din yung word of God. And right away, pagkatapos natin kumain ng lunch, pakasarap ng lunch, di ba? Thank you, Lord. Diretso na tayo sa ating Go Light of the World concert. Sama-sama tayo magpuri sa Panginoon sa mga bagong awitin. Sabi ng mga awit, sing a new song to the Lord. Alam, mga bagong awitin, bagong revelasyon ng kanyang salita. At ito ay pagsalusaluhan natin. At doon din, sa darating na Feb 27, makikilala nyo ang ating teatro ministry. Kaya huwag na tayong magkatupilit. Mag-register na po tayo para sa ating pagpunta. Salamat sa Panginoon sa buhay ninyo, no? Sister Janet Kisong, sa lahat ng kasama mo dyan, salamat sa Diyos. Pakisigaw ang malakas na hallelujah. Okay, punta na tayo sa Word of God. Basahin natin Proverbs 18 verse 21. Sabi po sa magandang balita Biblia, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Aming Diyos, sumasalangit, salamat sa pagsasaluhan naming salita. Pagpalayan niyo ito sa aming mga puso, itanim, tumubo, lumagumak, kabunga, makita mga pagbabago sa aming buhay. Mangusap, mangaral at magturo ka, makikinig ang iyong mga lingkod. Sa pangalan ni Jesus. Ayan, salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Nandito po tayo sa OPM. Muli, binabati namin ang bawat isang mapagpalang gabi. Welcome ka! Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ngayon, pinag-uusapan natin isang linggong pag-aaral, Love in Action. We got this message from Gary Chapman doon sa kanyang 5 love languages. At syempre, ngayong Feb, Ibig Month, ayan, month of February, hanggang araw ng mga puso, importante na makita sa atin, lalong-lalo na sa mga mananampalataya, ang pag-ibig, love in action. Hindi lang salita, makita sa ating gawa. Ayan, nandito ngayon tayo sa pang-apat na araw at pag-uusapan natin is words of affirmation. Ayan, words of affirmation. Siguro po, lahat naman tayo, gusto natin ng love language na ito. Siguro marami iba sa atin ay nakakalimutan na. Kaya ito ipaalala sa bawat isa. Magbigay ka lang at mag-comment ka ng pinakagusto mong sentence o phrase na lagi mong naririnig. Ayaw, pagigising ka sa umaga kapag sinasabi sa iyo to. Di ba talaga naman, tuwan-tuwa ka, di ba? Eh, sa kabaligtaran, ayaw mong yung kabaligtaran nun, maiinis ka pag lagi mong naririnig. Di ba? Ano yung gustong-gusto mong sinasabi ng mga tao sa iyo? Na kapag naririnig mo to, sinasabi mo, hindi naman, grabe ka naman. Pero deep inside talagang gustong-gusto mo eh, di ba? Laging, oh, sige sabihin niya sa akin to. Ano kaya yun? Babasahin natin yung mga comment, di ba? Siguro gusto nating maririnig, uy, grabe, lalo kang gumaganda. Ayun. Ang gwapo mo ngayon ah, di ba? Talaga sasabihin sa'yo, uy, hindi ka tumatanda. Diba? Maganda ka pa din. We love to hear those words. Ano pa? Para sa mga nagtatrabaho, sasabihin sa'yo, uy, mayroon kang promotion. Increase ang sweldo. Wow. O yung iba sa atin, ang gusto, diba? Ang sasabihin niya, uy, pumapayat ka na. Diba? Pagkabaligtaran sinasabi sa'yo, diba? Parang naiinis ka. Diba? Tatawa ka lang, pero ang totoo, deep inside, na-hurt ka eh. Ay, uy, medyo tumataba ka, lumalak ka. Diba? Alam mo yun? O kaya sabihin sa'yo, di ba? Uy, hindi bagay sa'yo, damit mo.
Iba, kanino ka nagpagupit? Buhay pa ba? Basahin natin yung mga comment. Ayan. Napasaya mo ako. Ayan. Salamat, ha. Okay, yan, ha. Sabi nung isa, ang payat mo na. Ha, diba? Mahirap naman yung payat. Payat na payat. Sabihan ka pang payat mo na, diba? Good news yun sa medyo oversized, pero ang payat mo na, diba? Thank you, Lord. Gusto nating marinig yan. So, may mga salita, somehow, yung words, talaga, it affects your daily life. Totoo yan, na pag gumising ka, sa pagising mo, no, gusto mo marinig ng, uy, kakain na, masarap pagkain natin. O, diba, na meron tayong mga naririnig na encouragement, na pagod na pagod ka, tapos sasabihin sa'yo, hindi, kaya mo yan. Diba? Today is the day na talagang mabe-bless ka. Ayan. So, may mga salita, talagang words are powerful. Sinabi dito sa Proverbs 18:21, we have to keep this in mind kasi dalawang side. Sabi rito, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. So, tingnan mo to kung wala kasing gitna eh. Are you giving life or you taking life? Are you building up or tearing down? Nakapag-develop ka ba o you are destroying someone because of your words? Sabi rito, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. So in your family, in your loved ones, mayroong binigay sa atin ng Panginoon na makakapagbigay buhay. Alam nyo kung ano yun? Yung dila natin, yung pagsasalita natin. At sabi rito, makikinabang ng bunga nito ang dito'y nagmamahal. Diba? Pag sinabi, uy, thank you Lord ah, hindi ka mukhang 65, di ba? Mukhang 63.5 lang. Di ba? Minsan may pang-asa na ganun. Tumatanda ka sa mga wrinkles. Ano ba naman yan? Nakakainis ka. Di ba? Ayaw mong kausapin yan. Di ba? Di ba? Gusto natin makarinig ng salita na nagbibigay buhay. Somehow yung words na nagbibigay buhay yan. Eh. Or the other side, talagang nakasira ng araw. Di ba? Yung words of affirmation are words that communicate your love. Ito yung nagpapakita ng pag-ibig mo. Yung pag-ibig, nagsasalita din yan. Okay, hindi pwedeng sasabihin natin, basta pastor, alam niya na yun, mahal ko siya. Ayan. Minsan may mga ganong comment eh, basta hindi ko masabihin araw-araw I love you, pero mahal ko siya. Diba? Alam niya na yun. No! Words of affirmation is one of a love language that communicates our love for our family, for your spouse, for your children. Alam mo yun, it is appreciation kung ano yung mga nagawa nila. Mamaya, pag-uusapan natin yun. Ito yung mga magagandang salita that can uplift someone. And manggagaling tong words affirmation sa puso na nakaka-appreciate. Sabi mo, appreciation. Kasi ang taong hindi nakaka-appreciate, hindi niya mapupuri yung kahit magandang gawa. Ang nakikita niya lagi, negative. Yung pangit, di ba? Sa 10 sinabi mo na magaganda, 11 mali doon para sa kanya. Talagang, ano siya, mali lahat sa kanya. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero hindi siya maka-appreciate. And for our life, no, titingnan natin, no, sa buhay mo, ano kaya yung love language? Baka kaya nagtatampo itong misis ko, itong mister ko, kasi hindi ko siya na-appreciate. And one way of showing our appreciation, yung showing our love is by words of affirmation. And para mangyari ito, kailangan matuto tayo mag-focus dun sa good side. Makita mo yung maganda. Talagang you need to open your eyes wide open to see clearly na ano ba yung maganda sa ginawa niya. Ayan. Makita mo yung maganda. Kasi sabi sa Proverbs 11:27, pakinggan mo to. Ang taong naghahanap ng kabutihan ay makakatagpo nito. So, ibig sabihin, kapag hinanap mo yung mabuti sa tao, makikita mo eh. E minsan, yung salita natin, ginagamit natin, wala siyang ginawang maganda sa buhay ko. Ever. Wala talaga. Minsan, talaga lang wala. Kahit isa, kahit dalawa, meron. Minsan, hindi lang natin binubuksan yung ating mata na hanapin yung kabutihan. Diba? Sabi dito, ngunit ang taong naghahanap ng gulo, makakatagpuri ng gulo. Kung ano hinahanap mo, yun makikita mo eh. Kaya ini-encourage ko kayo, how can we develop this love language for our partner, for our children,
Alam niyo kung ano yun? Yung pagbubukas ng ating mata na makita natin, hanapin natin yung kabutihan dun sa mga tao. Kasi, syempre, pag tiningnan mo naman yung natural, talagang lagi siguro nakikita mo mali. Pastor, wala talaga eh. Puro kamalian, puro negative nakikita ko eh. But if you look closely, makikita mo, hanapin mo yung kabutihan. We need to see the good in others, no? Minsan naman kasi, yung words affirmation natin, medyo sarcastic, eh, di ba? Wow, naglinis ng kwarto. Buti naman. Ah, may lagnat ka, no? Minsan parang yung sayang eh. Yung sarang ma-uplift na siya kasi na-appreciate mo yung kanyang ginawa. Nako, may hihingin to, magpapabili to. Di ba? Minsan nawawala yung ano, love because nagiging sarcastic tayo, iiwasan natin yun. Di ba? Naghuhugas ng plato, tatakas yan mamaya. Parang may mga nagawang kasalanan yan. Diba? Yung naglalabay yung asawa mo, di ba? Somehow you appreciate, di ba? O pagod ka na ba? Salamat ha, pinaglalaba mo ako. Napagpasalamatan mo na ba yung asawa mo na, oy, salamat darling, dahil ikaw ay nagtatrabahong masipag, nag-overtime ka. Importante na na-appreciate mo eh. Salamat dahil yung asawa mo naman nasa bahay, nagtatrabaho. Salamat ha, kasi pag umuwi ako, luto na. Ayan, di ba? Luto na yung kakainin ko. Salamat ha, pinaghahanda mo ko ng makakain. Uy, yung sarap ng kape mo ha. Eh, somehow, itong mga salita na ito, sasabi niya, wala yan, bolero ka, ano na yan, sinasabi mo, mayroon ka lang kailangan eh. Hindi. Sinasabi lang niya, but deep inside, nabibless sila. At sinasabi natin, di ba, sa buhay mo, pag may nakikita ka yung mga anak mo, di ba, nagsisipag sa pag-aaral. You appreciate them. Bigyan mo sila ng commendation. Uy, thank you Lord. Ang galing ng drawing mo. Ang ganda. Kahit hindi masyadong maganda. Sabi mo ang ganda at sa susunod, mas maganda pa dyan. Piliin natin yung tamang salita eh. Kailangan matuto tayo and appreciation kapag nakita mo, uy, bagay sa asawa ko to, bagay sa iyan. Yung lipstick na yan sa'yo, bagay yan sa'yo. And kailangan talaga maging maingat eh. Sipin mo muna bago mo sabihin. Diba? Paano pag hindi bagay? Sasabihin mo, oh, okay mag-lipstick ka, pero alam ko may mas iba pang kulay na bagay dyan. And diba parang, alam mo, kasi ayaw mo na makasakit ka doon sa salita. Although, sasabihin mo naman yung totoo. Hindi mo naman siya bobolahin. Diba? Sabi ng www.mindbodygreen.com, eto ah, mga sinabi niyang words of affirmation na pwede nating magamit. Sabi niya, you are so special to me. Wow, praise the Lord. Diba? Pag sinabihan ka, sobrang special. Alam mo yun, you are the best. Galing mo sa ginawa mo na yan. Eh, yung support mo, talagang salamat. It means so much. Sabi niyo, diba, pwedeng sabihin na, you are an inspiration. Ano pa? I really love the new outfit. It looks great on you. O yung sasabihin natin, I'm so thankful I have you in my life. Diba? Parang sa mundo kapag narinig mo to, meron pa bang ganun na nagsasabi? Kailangan maintindihan natin. At alam nyo, meron tayong good news. Kasi sa ating mga mananampalataya, hindi na tayo mahihirapan dito. Kailangan mo na lang i-practice. Kasi sabi ni Jesus sa Matthew 12 verse 34, for out of the fullness, the overflow, the superabundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano daw yung nag-uumapaw sa puso mo, yun yung lalabas. Kung ano yung laman ng puso mo, yun yung lalabas. E di ba't laman ng puso natin si Jesus? As children of God, we have received the Lord Jesus as the Savior of our life. Jesus Christ, His Holy Spirit lives in us. Holy Spirit. It is Holy Spirit. And yung banal na Espiritu, punong-puno ng kabutihan yan. Kapag sa atin, sa puso natin, bibigyan niya tayo ng mga tamang salita na magagamit. Kaya alam niyo mga kapatid, advantage na to sa mga Kristiyano. Kapag punong-puno tayo ng salita ng Diyos, ng banal na Espiritu, ang makikita mo lagi, kabutihan dun sa tao. Although yes, lahat tayo may mga pagkakamali, may mga hindi magagandang nagawa. If you look around sa mga kasama mo sa bahay, naku, daming palpak, pastor. Pero if you have the Holy Spirit in you, you will see the good in others.
alam mo, tandaan mo na yung salita natin, wala namang bayad eh. Wala namang bayad, magpasalamat eh. Eh, mag-thank you ka na lang. At yung pagpapasalamat mo, yung pag-appreciate mo, it will make a great impact on their lives. Ay, grabe, na-appreciate niya yun, nakita niya yun. At alam nyo, ikaw nga, ilagay mo yung sarili mo doon, di ba? Kapag hindi ka na-appreciate, kapag parang tingin mo na yung ginagawa mo hindi naman mahalaga kasi walang nakakapansin sa'yo, somehow napapagod ka na doon sa ginagawa mo. Ako na lang ba gagawa nito? Hindi na ba ito matatapos? But you know, when someone said to you, thank you, sobrang importante nung ginagawa mo. Nakaka-bless yung ginagawa mo. Salamat sa paglilinis mo ng bahay natin, darling. Cupcake, salamat, nagtrabaho ka. Salamat, ikaw ang nagpo-provide sa pamilya. You are a good provider. Alam ko, masipag ka. Alam mo yun, sa asawa mo, hindi mo napapansin. Lumalakas, sumisipag lalo. Bukas, baka mag-overtime yan, magluto pa yan. Di ba? So, nakakadagdag. Why? Love in action. And itong love language of the words of affirmation. If, number one, totoo yan eh, brightens our day. It brightens our day. Sa buhay mo, kapag sinabihan ka ng mga gandang salita, pagising mo pa lang, oh, gising na, pogi, gising na, ganda, sexy, darling, love you, di ba? Oh, gising na, salamat sa buhay mo, oh, papasok ka na. Eh, parang papanoorin, pastor, sa sermon lang ata yan, naririnig ko sa OP. Baliktad dito sa bahay eh. Nagigising ako sa alarm clock ng bibig ng nanay ko eh. Di ba? Nagigising ako sa alarm clock ng bibig ng partner ko eh. Ang ingay! Diba? Iba yung panggising eh. Hindi masarap gumising kapag naninigaw, negative ang mga sasabihin. Kailangan matuto tayo gamitin to eh. Show love. No? Kita mo yung pag-ibig mo by words of affirmation. In Proverbs 16:24, pakinggan mo to. Ang matatamis na salita ay parang pulutpok yutan. Ayan. Alam mo yung honey, kapag ano ka, gutom na gutom ka, subukan mong uminom or kumain ng isang kutsarang honey. Diba? Gising ka, masaya ka. Sabi dito, nakakapagpasaya at nakakapagpasigla ng katawan. Malungkot ba ang tahanan? Isa sa mga dahilan eh, ang mga salitang ginagamit masasakit. Pero kapag lagi tayo nagsasabihan ng mga magagandang bagay, na-appreciate natin yung mga masasarap na luto. Thank you sa paglilinis mo. Salamat, kasama kita. Kasi kung wala ka dito, hindi ko kaya mag-isa. Nakakapagpasaya yan, kapatid, ng pagsasama. Nakakapagpasigla ng katawan. Totoo yan eh, yung mga salitang masasakit. Nakapagpahina ng katawan, di ba? Nakaranas ka ng kumausap ng isang taong negative. Di ba parang ikaw na negative ka na, hinanghina ka pagkatapos. Pero kapag ang kasama mo, laging... Oh, ang gaganda ng mga blessing ni Lord. Thank you, Lord. Woo! Hallelujah. Ay, puri ng Diyos, si Lord yan. Diba somehow, parang sumisigla ka. And I remember the story of Jonathan. Kasi lalaban sila eh. Yung mga army, si Jonathan po, tatay niya si Saul. Si Saul yung hari nung tinalo ni David si Goliath. So, nag-fasting sila bago lumaban. Nagkamali ng decision si Saul doon. So, bago sila lumaban physically, hinanghina sila. So ang ginawa ni Jonathan, sinawsa niya yung dulo ng patpat niya at kumain siya ng honey. At sabi dito sa 1 Samuel 14:27, bumuti ang pakiramdam niya, pagkakain niya. And totoo yun, yung salitang magaganda, yung words of appreciation, affirmation, sarap sa pakiramdam, bumubuti yung pakiramdam. Subukan mong gamitin yung masamang salita, sasama ang pakiramdam. And alam nyo, sa buhay natin ngayon, napakarami ng hindi maganda sa buhay natin. Marami na tayong kinakaharap ng krisis, problema, challenges. Ang dami. Dadagdagan mo pa ba sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga matatalas? No, gamitin natin yung salita ng Panginoon. Words of affirmation. Gamitin natin na hanapin natin yung kabutihan. Magpasalamat tayo. Magbigay tayo ng encouragement. Let us brighten someone's day by saying to them, wow, praise the Lord, ha? Looking fresh. Ayan. Praise the Lord, ha? Kasama ka namin. Pagising mo sa umaga, oh, thank you Lord sa araw na to. Salamat. Alam ko kaya natin tong araw na to. Kasama natin si Lord.
alam mo yun, tulungan natin yung mga tao na masama ang pakiramdam, na bumuti yung kalang pakiramdam sa pamamagitan ng words of affirmation. Let us not be part of the problem. Maging parte tayo ng solution. Huwag na tayong dumagdag sa init ng ulo, sa init ng panahon, sa pandemya. Words of affirmation. Yung mga salita natin. Ulitin ko, walang bayad ang salita mo. Kaya gamitin mo yan sa mabuti. Maging generous tayo. Magiging maganda yung kalalabasan niya. In Judges chapter 6, yung panahon na ang mga Israelita ay sumuway sa Diyos. Nasa promised land na sila. Kaso sa kanilang pagsuway, sinakop sila ng mga Midianites. Si Gideon to. So lahat ng mga tinatanim nila, yung mga hayop nila, kinukuha, hinuhold up sila araw-araw. Walang natitira sa kanya. At ang sabi ng anghel ng Panginoon kay Gideon, ha? Si Gideon na mahinang nila lang nagtatago. Si Gideon na pinakamaliit yung kanilang angka na hindi sila makalaba, takot na takot, sabi ng Lord sa kanya in Judges 6 verse 12, ikaw ay magiting na sundalo. Wow! Ang Panginoon ay sumasayo. Alam mo yung when someone told you that, na sa panahon mo na down ka, kapos na kapos kayo, lagi kayong talo, lagi kayong walang magawa, kung ano lang yung dumating, yun na lang yung tatanggapin nyo, din sabi ni Lord sa kanya, magiting ka sundalo. Sabi sa ibang version, matapang ka. Sabi sa ibang version, you mighty man of fearless courage. Ikaw, sabi dito, you are a mighty warrior. You are a strong warrior. And alam nyo, dahil doon sa sinabi na yun ang salita ng Panginoon, ng anghel, si Gideon ay ginamit ng Diyos to be a great judge na talunin yung mga Midianita. Siya yung ginamit ng Panginoon para muling makabangon yung mga Israelita at natalo nila yung kanilang mga kaaway. Saan nagsimula? Doon sa words of affirmation, yung salita na maganda. And alam nyo, sa buhay natin, maaaring nakikita natin na wala tayong pag-asa, na hanggang dito lang yung mararating natin. Sa buhay natin, na para bang iniisip mo na wala na yata kaming mararating, talagang ito na ata yung destinasyon namin, mahina yata talaga ako, ito na talaga yata yung sakit ko. No! Words have power. Let us use it to inspire others, motivate others. Gamitin natin ang ating salita. Words, give love. Kaya mo yan. Gagaling ka, pinagaling ka na ni Lord. Amen. Maaaring may sakit ka ngayon. May gagawing maganda ang Diyos sa buhay mo kung nawala ng trabaho. Mahina negosyo, may mas magandang negosyong bubuksan. Diba? Alam mo, you're giving life to people. Gamitin natin. Maaring lahat tayo, hindi natin maiwasan. Nagkakamali tayo. We make a lot of mistakes in life. Pero huwag nating i-define yung tao sa pamamagitan ng kanyang pagkakamali. Na yung pagkakamali natin, yun na yung ating present, yun na yung future natin. Ah, nagkamali ka, wala ka ng pag-asa. No! Let us uplift them. Let us inspire them. Words of affirmation brightens our day. Let's use kind words to people. Gaya ng sinabi ng Panginoon. In the NIRV version ng Proverbs 16:24, sabi rito, kind words are like honey. They are sweet to the spirit and brings healing to the body. Alam mo yung magagandang salita na yan, nagbibigay ng kagalingan. I don't know, but there are a lot of people right now who are hurting, who are in pain. Sasabihin nila, wala na akong ginawang maganda sa buhay ko. Nagkamali na ako sa desisyon ko. Hanggang dito na lang yata ako. Alam mo yung broken na broken. Emotionally, mentally. But when the children of God speak words of life, actually, naging inspiration ka sa akin. Ang totoo, bilib ako sa'yo kasi ang tatag mo. Ang laki ng problema mo, pero kaya mo yan. Malaki yung Diyos natin. Maaring may sakit ka ngayon, pero yung sakit mo na yan, gagamitin yan ni Lord na testimony mo. Yung pagsubok mo, yan ay gagawin ni Lord na patotoo mo. When people hear those words of affirmation, hindi, kaya mo yan. Ang galing mo nga sa ganito eh. Actually, ikaw nga yung naging inspiration ko sa area na to eh. Alam mo, they see themselves as, meron pala akong ginawa maganda. Meron pala akong ginawa na maayos. Talagang galing nun, ha? It brings healing to the body. And alam nyo, magpagamit tayo sa Panginoon to bring healing. Totoo yun. Sa kabilang banda,
there are people na nagpapagamit to bring pain, to bring sickness, emotional wounds. Paano? Sa mga masasakit na salita. Sa mga salitang mapaghigante. Sa mga salitang hindi pinag-iisipan na galing sa pusong galit. Harsh words, hurting words. Alam niyo mga kapatid, binago na tayo ng Panginoon at patuloy tayong binabago. There are people right now listening and watching na masakit ka magsalita. Kapatid, you are hurting people. You're bringing, alam mo, nagkakaroon ng wounds yung mga tao. Masakit, matalas. Why not? Palitan natin. Gamitin natin, no? Talagang magpabago tayo ng puso natin sa Panginoon. Lord, kailangan kita. Kaya ganito yung treatment sa akin ng partner ko kasi masakit ako magsalita sa kanya. Oo, totoo, pero masakit ako magsalita. Tandaan mo, there's always a gentle answer. There's always a gentle way to answer. No, merong mahinahon, dapat kahinahunan sa espiritu ng pag-ibig to tell the truth. Alam nyo, sa mundo natin ngayon na punong-puno ng problema, pagsubok, ang kailangan ng tao ngayon, hindi words of condemnation, hindi words of judgment, kundi kind words, words of mercy, words of appreciation, words of appreciation and words of affirmation. Alam nyo kasi yung salita na magagandang salita ginagamit natin, it will restore. It will restore. Pangatlo, it will restore. It will brighten someone's day. It brings healing to the body and it will restore. May mga nasira bang relasyon? And alam naman natin, isa yan sa dahilan, yung masasakit na salita. Sabi sa Proverbs 15 verse 1, nakakapawi ng puot ang sagot na malumanay. Ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang. Yung delivery natin, kailangan dahan-dahan, maayos. Paano natin sasabihin to? Alam ko masasaktan siya, pero paano ko sasabihin to? Pero kailangan ko itong sabihin. Pero pag malumanay, natatanggap eh. Diba? Pero pag bigla mong binitawan agad, wala ka man lang pasintabi, wala ka man lang mga appreciation dun sa kanya nagustuhan, di ba? Kaya nga, di ba, meron tayong tinatawag na 2 likes and 1 comment. Bago ka mag-comment, i-like mo muna. Di ba? Partner, ang galing mo dito. Wow, the best ka sa ginawa mo na to. Dalawa, magbigay isip ka. And then, kaya lang, kailangan mo i-improve. Gawin mo to. Dagdagan mo nito. Di ba? Ito yung mga dapat mong baguhin. Di ba? Proverbs 16:28, ito, ang taong nanlilibak ng kapwa ay nagsisimula ng away. Maaring sa, para sa iba, biro lang yan. Pero kapag nanlilibak tayo ng kaaway, kala natin biro, sa'yo biro, pero pag sa iba, hindi kasi napagtawanan sila, nasaktan sila, alam mo yun, napahiya sila, hindi yun magiging biro para sa kanya. Nasisimula tayo ng away. Nagagalit yung tao na yun sa'yo. Maaring sa'yo, nanlilibak ka kasi binibiro mo lang, nakasal ka lang, ginujoke mo lang siya, pero para sa kanya, kailangan pag-isipan natin. At ang matalik na kaibigan ay kanyang pinaghihiwalay. Imagine that. Yung best friend, pwedeng mapaghiwalay sa pamamagitan ng panlilibak. Alam mo yung mga salita na hindi magaganda. Kaya dapat ayusin natin. Use words of affirmation. Appreciate natin yung tao. Eh kapag na-appreciate mo, ibig sabihin mahal pa yung tao na yun. And going back to the Lord Jesus Christ, and nakakatawa itong story na ito kasi we will learn a lot in this story. Jesus Christ on the cross. Katabi niya, 2 magnanakaw, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Sabi nung isa, di ba, hindi ba ikaw yung Kristo? Sabi niya, ligtas mo kami. Pero sinaway siya nung isang, sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo kamatayan dahil sa ginawa nating kasalanan. Pero ang sabi niya, pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Remember that scene, nung nasa cross sila, ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari na kayo. Alam mo, pinakita ng Panginoon yung tao na yon, yung magnanakaw na yon, na hinatulan ng kamatayan sa kanyang kamalian. Anong sagot ni Jesus? Anong sinabi ng Panginoon? Magnanakaw yun. Magnanakaw ka, tapos hingang katawad ngayon.
nahatulang ka na tapos hihingi ka ng sorry. Ang sabi dito ng Lord, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon din makakasama kita sa paraiso. Wow! Diba? Ang pinakita ng Panginoon. And isang magandang story ito na sa mundo hinatulan na siya ng kamatayan. Pero si Kristo, sabi, isasama kita sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Yung mundo, totoo to sa buhay natin, maaaring hinahatulan tayo ng mundo ngayon. Kamatayan, hanggang dito ka na lang. Ito lang yung mararating mo. Hindi ka makakarating doon, dito ka lang. Pero si Kristo, buhay na walang hanggan, binibigay sa atin. Punong-puno ng pag-asa yung kanyang mga salita. Sa buhay mo ngayon, maaaring nakikita mo yung sarili mo na maliit, mahina, pero the Lord is calling you a mighty warrior. You are a brave warrior. You are a strong warrior. A woman of God. Panghawakan mo yun. Hindi yun galing sa salita na nambobola, kundi nakikita ng Diyos yung future natin. Kasi anak niya tayo. At yung sinasabi ng kanyang salita, kailangan mong gawin, panghawakan mo. At para sa mga tumanggap na nito, buhay na walang hanggan, ang gusto ng Diyos, magbigay din tayo ng buhay sa ibang tao. Gamitin natin ang kapangyarihan ng salita. Samahan niyo ako manalangin. Father, we thank you. Lord Jesus, salamat po. Lahat naman kami na-check. Kasi maraming pagkakataon sa buhay namin, matalas kaming magsalita. Masakit kaming magsalita. Nanlilibak kami ng kapwa, ng aasar, ng iinis. Ang mga salita namin, nakakasakit talaga, Panginoon. Lord, patawarin niyo po. And tonight, Lord, we want to change. Patawarin niyo po kami lahat. And if you're that person tonight and you're saying this, ako yan, pastor, sakit ang magsalita. Totoo, pero masakit eh. Hindi ko mapigilan yung bibig ko sa pang-aasar, panglilibak ng tao, pagsasabi ng kahinaan nila. Well, the Lord Jesus can change kung isusuko natin ang ating sarili sa magpagamit tayo. Dalayan ko na tayo'y makilala as giver of life as Jesus Christ is in us. Sa pamamagitan ng salita natin, makapag-encourage tayo ng mga tao. Sa mga salita natin, makapag-inspire to brighten someone's day, brings healing to the soul, to the body, and restore relationship. Magamit tayo. Para mangyari yun, kailangan natin si Lord sa buhay na. Kaya samahan niyo ako mga kapatid, galing sa puso. Manalangin tayo. Sabihin mo kapatid, Panginoong Jesus, patawarin niyo po. Lord, patawad po sa magagaspang kong pananalita. Patawad po sa masasakit na salita na binibitawang. Patawad po sa walang taros na pananalita. Makasalanan po. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Baguhin niyo po ako, Lord. Binubuksan ko yung puso ko, Panginoon. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumabay ka sa ating prayer. Pinatawad ka na ng Panginoon at bagong simula, bagong buhay. Alam mo yung bago natin sabihin ng isang bagay, pag-isipan natin. Hingi tayo ng tulong sa Holy Spirit. Paano ko ba ito sasabihin? Naisipin mo ng maraming beses bago natin bitiwan. And I pray na mabuksan ng Lord ang ating mga mata. Bukas na nga, tuloy. Na lagi mong nakikita yung kabutihan sa tao. Although may pagkakamali, pero sasabihin natin yon sa pag-ibig. Sa espiritu ng pag-ibig, banggitin natin. Sabihin natin ang katotohanan at syempre, sa pamamagitan ng kahinahunan, may pagiging mahinahon. Kaya alam ko may mga pagbabago na humuusap ang Panginoon sa ating lahat. Patuloy na tayong binabago. Amen? Praise God! Diyos, so pag-join mo sa ating prayer. Siyempre, 5 minutes bago tayo mag-end. Pag-pray natin bawat isa, lalo na sa mga may sakit.
pagpalain sila ng Panginoon ng kagaling. Sa inyong mga tahanan, sabayan nyo kami sa panalangin. Sabihin nyo, yes, Lord. Sabihin mo, amen. At kung may kilala kami sa sakit, banggitin mo yung kanilang pangalan at pagagalingin sila ng Panginoon. Aming Diyos, Ama sa langit, salamat po, Panginoon. Thank you for this opportunity, Lord, na kami ay makahiling muli sa iyo. Salamat sa magagandang salita na yung binitiwan sa amin. Ito'y tunay na kapag pasigla ng aming buhay, nagbibigay kagalingan, ganun din, Panginoon, nagre-restore. Salamat, Lord, at binago mo na kaming lahat at patuloy araw-araw na binabago. Sabi mo, kung ano laman ang puso, lalabas sa bibig. Kaya Lord, linisin mo lagi yung puso namin. Kung ito man narurumihan, linisin nyo. Kung kami ay nadudungisa ng mundong ito sa mga napapanood namin sa henerasyon ngayon, Lord, linisin nyo po. Dalayan ko, Lord, ng laman ng aming puso, the meditation of our hearts and the words of our mouth will be pleasing to you, O Lord, our Rock and Redeemer. Salamat po, Pag. Binabago mo kami. And tonight, there are people na dahil sa masasakit na salita, maaaring ito'y pagkabata, simula pa nung sila'y nandito sa mundo, pinanganak, Panginoon, maaaring ito'y dahilan ng pag-aaway nilang mag-asawa. Ito'y sinabi ng magulang sa kanila, hanggang ngayon, siya ay nasusugatan pa rin. Siya ay nasasaktan pa rin. Lord, I pray for emotional healing and restoration. Sa mga emotional wounds, Lord God, let them be healed by the stripes of Jesus. You are close to the brokenhearted. Yeah, Lord, sa mga tao na saktan, nahihirapan makarecover at magpagaling, Lord, bigyan mo sila ng kagalingan. Those who are mentally challenged, Lord, dahil sa depression, anxiety, kakaisip, Panginoon, sa mga pangangailangan araw-araw, nabubuhay sa nakaraan, Panginoon, pagalingin mo itong tao. Even for those people who are suffering physically, may COVID, may cancer, may tumor, may sakit sa baga, sa atay, mga sanggol na may mga challenges, Lord God. In the name of Jesus, I pray, Lord, and I declare the power of the Holy Spirit to touch them right now. By your stripes, we are healed. Kaya, Lord, hipo yung mga puso nito. Ang katawan nila mula ulo hanggang talampakan, pinagagaling. Maging ang mga bayarin sa ospital, ang mga mag-undergo ng operation, Lord God, ang mga nasa quarantine facility, mga nahihirapan huminga, nasa ICU, Lord God, give them another opportunity. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. In the name of Jesus, breathe life into them. Salamat, Panginoon. Tinatanggap din namin, Panginoon, there are people na wala ng trabaho, we speak life to them, may mas magandang trabaho naghihintay sa iyo. Pinagsara ka ng pintuan, mas maraming pintuan magbubukas sa iyo. Ikaw ay sinaktan, ni-reject, ang Diyos tinatanggap ka sa pangalan ni Jesus. May kagalingan. Ikaw ay inuwanan, ang Diyos hindi ka iniiwanan kahit kailan. Ikaw ay nawalan, ang Diyos ang magpupuno sa iyo. Lumapit ka sa Diyos. Manatili ka sa Panginoon. Salamat po sa mga bagong trabaho, provision, sa mga pangangailangan namin. Ikaw din patuloy mag-iingat sa amin araw-araw. Dinadalangin na yung mga estudyante nag-aaral, Panginoon, provision sa kanilang pang-tuition, academic excellence, wisdom, knowledge, and understanding, Lord. Bigay niyo po sa kanila. Maraming salamat. We pray for every marriages na nasira, Lord. Restore them by the power of your Holy Spirit. Gamitin niyo po ang inyong mga anak. By the power of your Spirit, Lord, heal us, inspire us, brighten our day, Lord God. Thank you, Father. All of this we will receive. Jesus' name we pray. Thank you, Jesus. Salamat sa Panginoong buhay. Salamat sa pag-join mo sa ating prayer. Kung sumabay ka sa panalangin natin, receive mo na. Answered prayer ka na. Tanggapin mo na. Bakit? Nakikinig yung tatay natin sa langit. Mayaman siya sa may-ari ng langit at lupa. Siya'y makapangyarihan. Kaya niyang gawin ang lahat. Maniwala,
Receive it in your life. Receive it in your heart. Believe. Siyempre, patuloy tayo na maghintay sa Panginoon. Sa mga kapatid natin na nag-tag, nag-share, salamat for being a digital evangelist. At kung ikaw ay nakikinig na nanonood, ini-encourage ka namin na maging part ng ating Kingdom Partner Ministry. Sa ministry na ito, pwede kang maging bahagi ng karya ng Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang salita sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya on our comment section, naka-flash yung ating GCash number. Salamat sa lahat ng nagbibigay at nagpapatuloy sa pagbibigay sa Panginoon. At kung ikaw huminto, ini-encourage ka namin. Manumbali ka, magpatuloy ka. At kung di ka pa nakakapagsimula, kapatid, magsimula ka at matatanggap mo mga pagpapala ng Panginoon. Higit sa lahat yung joy. You will experience the joy of the Lord in your heart. You will experience that by the power of the Holy Spirit as you give to God. Kaya salamat being a Kingdom Partner. Tanggapin niyo po ang masaganang pagpapala. Amen? Praise the Lord. Kanina, nag-pray tayo. Kung sumabay ka at tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Lord and Savior, meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Ikaw ay anak na ng Panginoon. Kaya, sabay-sabay, sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome and I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Sigaw mo, power in you! Mess Gideon, to Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Muli, maraming salamat sa pag-join mo dito sa OPM Online Prayer Meeting. Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roban. Kita-kita tayo bukas as we finish this series. God bless you. Have a great night. See you again. Bye!